Ikaw ba'y nagbabalak bumili ng Ryder 150 Fi? Panoorin mo muna tong review ko as a experience na owner ng Ryder 150 Fi. Unahin ko muna yung mga negative na nakamdaman sa kanya. Una, medyo nakakangawit siya kasi nakasubsob ka. Masakit sa katawan, sa balikat, sa bewang, lahat masakit pag buong araw na biyahe, lalo pag long ride. Tapos pangalawa, yung headlight niya napakahina, as in malabo talaga, lalo kung maulan, tapos gabi maulan hindi mo makita yung mga butas-butas kalsada kahit naka high beam ka pa. Pangatlo, wala siyang ano, compartment, wala siyang lagay ng gamit. Kung may lalagay mo lang sa kanya, talaga sa kanya ORCR lang, tsaka yung tools dito, yung sa harap, yung Ryder Fi kasi mayroong maliit na U-box sa harap. Pero hindi ka pwede maglagay ng mga gamit, ba, cellphone, charger, hindi pwede, masisira kasi napakainit ng makina, tumatagos hanggang doon sa loob ng U-box niya na maliit. Ultimate chinelas niya, hindi mag-cash eh. Pangapat, yung main issue ko sa kanya, yung wave washer. Yun yung pinaka-issue kasi niya eh, yung wave washer na every 30,000 kilometer papalitan mo siya. Kaya mangyari, kahit walang sira yung motor mo, every 30,000 pabubuksan mo yung makina para mapalitan yung wave washer niya. Kasi napuputol yun eh. Yun lang yung ano, negative na feedback ko sa kanya. Ah, meron pa pala akong idadagdag. Yung speedometer pala niya, marami nagsasabi na nag-advance reading siya. Well, hindi ko naman siya napapansin. Tulad ngayon, no, dahil naka-GPS ako, ewan ko kung nakikita sa GPS na yung takbo ko. Kung ako kasi hindi ko nakikita sa GPS eh. Mamaya i-review ko na lang, i-zoom-in ko na lang kung kita ba siya. Yan, kung nakikita nyo sa video, kung makikita man natin yan, ang takbo sa speedometer ko, 52. Iwan ko lang sa GPS, hindi ko maninag. Yan, 45 na lang. Mamaya, naghanap tayo ng alagwa. Yan, 70 na yung takbo ko sa 69 55 70. Mag-maintain lang tayo ng ano, yan 53. Yan 53 lang tayo sa GPS natin, 51 52. Sa speedometer natin 53 54. Yan o, 53 54 55. Sa GPS 53. Yan lang yung issue ko sa kanya. Sabi rin nila isa sa speedometer. Ang nagusto ko naman sa kanya, manipis, hindi mo siyang isingit, mas magaan. Tapos yung hatak niya, talagang hindi ka papahiya pagka binigyan mo siya ng gasolina. Yan o, yan o, talagang hindi ka iwan, iwan pati pamilya nung kasabayan mo na, lalo kung mga 125 lang, mga 150. Palagi mo 150 din, pero yung mga 2 bulb lang, iwan pati pamilya nun. Yung pakinyo na sa harap, malakas din. Yan nga lang, walang, oh, tagtag. Yan nga lang, walang EBS. Dapat nilagyan ng EBS na Suzuki to kasi ano eh. Umaki mo, napakalakas ng motor na to. Tapos walang EBS yung preno, di ba? Malakas pa yung preno niya sa harap kasi naka-big disc siya. Kaya pag nagkamali ka, patiga mo ng naka-super sayad ka, wala. Semplang abutin mo. Ang pinaka-main issue ko lang talaga sa kanya, nakakangawit. Wala nga yun, no? Nakakangawit na ako. O depende siguro, sanayan lang yan. Uy! Huwag kuya. So kung hanap mo was-was, racing-racing, bagay sa ito. Bili mo na ito, sniper.
yun o. Kenta pala yung takbo natin. Pero, ayan o. Parang hindi ko naman nakamdam na advance rating. Tsaka kasi 78 na yung takbo ko. 73, 75. Ganun lang nangyarin. So, ang sparket ko nga pala mga idol, mga pre. Ano siya? 15, 36. Siguro yung iba nag-advance reading kasi siguro nagpapalit sila ng maliit na sprocket sa engine sprocket tapos malaking sprocket yung sa likod. Mag-advance talaga yun. Sa akin kasi hindi ko naman ramdam yung bang! Buti na lang advance ako mag-isip. Malayo pa lang po. Trino na ako. Kaya kung gusto mo ng racing, ito na ang motor na para sa'yo. Woo! Lalabas talaga yung adrenaline rush mo dito. Hanggang kwarta-kwarta lang tayo. Lalabas ko na ang kinta! Ha ha ha.